Kalimaw na gagamba sa ugat ng puno. Tignan natin to, sama-sama tayo mga kasunggab, kung gaano nga ba kabangis ang gagambang makikita natin sa ugat ng puno na nakatumba. So eto, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell mga kasunggab. Like and share, at kung meron kang napuno sa ating video, ay mag-usap-usap na lang tayo sa comment box section sa ibaba. At ito na nga, nakakita tayo ng isang sapot. Panigurado gagambang giant to mga kasunggab, dahil tayo pumasok sa looban ng mga puno ng pine trees. So hinahanap na natin yung gagamba dito sa katawan ng puno ng pine tree. Titignan natin kung madali nga ba natin itong makikita. Siyempre nakahanda na ang ating pitakan. Ang ating gagawin na lamang ay mananaliksik tayo kung saan natin matatagpuan ang nakakubling gagamba dito. So maiwan ko muna kayo. Palagay ko'y nakita na ng ating lingkod ang gagamba, dahil kumuha na tayo ng isang tangkay ng puno. At ayan, nagpapakalaglag ang kapal na sapot mga kasong. Grabe, sana'y makita natin, dahil medyo masukal dito, maraming damuhan. Nako, mukhang pumailalim ang gagamba mga kasunggab. Sana'y matagpuan ni Kuya Kasong, grabe. Sana'y makita naman oh. At ayun na nga, sinuwerte tayo mga kasunggab. Isang napakalaking dark brown na gagambang giant ang sa ating sumambulat. Grabe to. So kailangan natin ng pag-iingat sa pagkuha ng gagambang yan, dahil alam naman natin na kapag ito ay nakakagat, talaga naman po nga masakit mga kasunggab. Although wala itong kamandag kung nga sa tao kakagat, pero kailangan pa rin natin talaga ng sulitong pag-iingat. Eto na, ikinumpara na natin sa isang 1 peso coin. At ayun o, tabon ang buong piso mga kasunggab. Grabe sa laki to. At kung mapapansin nyo, ang pattern niya sa likod ay meron siyang tuldok na puti sa gitnang balugbog. Ganda. Isa pong makukonsider natin na isang rare to mga kasung, dahil bibihira ang gagambang giant na merong tuldok na puti sa kanyang likuran. Ito, gaya nga ng sinabi ko, dahan-dahan po sa pagkuha. At ayan, bumuka na mga kasunggab. Napakalaki po ng isang ito. So kailangan natin pag-ingatan ang paglagay, nang sa ganun hindi malamog ang halimaw na gagambang yan. Intro pa lang to mga kasunggab, unang gagamba pa lang sa episode natin para sa araw na ito. Lalo na kapag nakita nyo yung gagamba mamaya sa ugat ng punong nakatumba. So ayan, namnamin nyo mga kasong, dyan na muna kayo. At another sapo to mga kasunggab, dito pa rin tayo sa loob ng bakod, malapit po sa mga punuan ng pine trees. Ayan o, haba ng sapo mga kasong, hanggang dun sa tuktok na iyon ng pine tree. So hahanapin natin ang gagambang to, pero ako na magsasabi sa inyo mga kasunggab na pag ang gagamba ay nandun sa tuktok ng pine tree na iyon, nako, hindi natin makukuha sa palagay ko. Iiwanan natin yon mga kasunggab. Eto, naghahalugog pa rin tayo dito, naghahanap pa rin tayo ng sapot. Yung sapot na madaling hanapin, hindi ganun kataas na nakita natin kanina, dahil talaga namang negative tayo doon. Talagay ko may nakitang sapot dito si Kuya Kasunggab, no? So hanapin natin to kung nasa bababa o nasa taas. At ayun, finocus na, nakita na yung gagamba mga kasunggab, andun sa may tuktok. Subalit hindi ito kataasan, kaya natin nga gawa ng paraan, kaya natin kumuha ng isang tangkay na mahaba at susungkitin natin yung gagambang yun. Kasalukuyan na nating sinusungkit mga kasunggab. At ayun, nakita nyo ba yung gumuhit na yun? Sapot yun ang gagamba mga kasunggab. Siyempre kasama yung gagamba. At ayan na nga, naku, sinusungkit pa rin ni Kuya Kasong. Kulay itim oh, purong itim yun. Malayo pa man talagang kita na, dahil malaki po ang gagambang nakita natin. Eto na siya mga kasunggab, nasa dahon na ng kugon. Sumabit. Tignan natin kung anong itsura. Payat mga kasunggab, at parang medyo dry ang kanyang katawan oh. Palagay ko ito po yung nangitlog mga kasong. Haba ng kalamay, grabe. Kaya lang dry talaga siya mga kasunggab, parang wasted oh. Mahina ang kanyang itsura no.
pero kailangan natin niyang ikondisyon. Pakain lang yan mga kasunggab at painom ng tubig. Ilalagay lang po natin yon sa isang bulak at sisipsipin niya na yon mga kasunggab. Siyempre, hindi natin bibiguin itong gagambang to. Pag uwi natin sa ating dorm at nailagay na natin ito sa ating pitak, naku po, napakasarap na hipon ang nakaredy sa'yo. Yung unang gagamba nating nakita, yung nasa right side at itong nasa left side, ang pangalawa nating nahuli dito, ngayon-ngayon lang. So, hanap ulit tayo. Binalikan natin to mga kasunggab, yung sapot na hanggang dun sa may taas ng puno ng pine tree. Pag ito, iniwanan na ni Kuya Kasunggab, pasensya na lang kayo mga kasung. Hanap na lang tayo ng panibagong gagamba. So, tignan natin kung ano mangyayari. Nakita nyo ba yon mga kasunggab, napakalaki po ng butas ng bahay ng gagambang yon. At gaya nga ng sinabi ko, iniwan na natin yung sapot ng gagambang yon dahil napakataas po ng gagamba na andun po sa pinakatuktok ng puno ng pine tree. Kaya wala tayong makukuha na ng ganong kahabang tangkay ng puno. At eto na mga kasunggab, nakikita nyo ba yung malaking bahay ng gagambang yan? Dito na po papasok ang title ng ating episode para sa araw na ito. Gano nga ba kalaki ang gagambang halimaw diyan sa ugat ng punong yan na nakatumba sa inyong harapan? Tignan nyo to mga kasong, diba napakalaki ng bahay ng gagambang yan? Kung gaano po kalaki ang butas sa gitna niyan, ay halos ganun din po kalaki ang gagambang makikita natin. Mas malaking butas, mas malaking gagamba. Kung maliit, asahan nyo maliit din yon mga kasunggab. At eto na, wala na tong 10 segundo, makikita nyo na ang gagambang halimaw mga kasong. At ayun na nga, napakalaki po ng gagambang ito mga kasunggab. Napakahaba ng kanyang mga galamay, sobra-sobra sa kanyang katawan. At kung mapapansin nyo, meron din siyang tuldok sa kanyang balugbog. Hindi ko alam kung paanong technique ang ating gagawin dito para mailagay natin to sa ating pitakan, dahil napakalaki. At isa pa, kailangan natin ng dalawang kamay dyan. E paano na, hawak natin ang kamera sa ating kanang kamay no mga kasung. Kunin natin ang ating pitakan para mailagay na ito. Kailangan na very gently din mga kasunggab, nang sa ganun hindi ma-stress yung gagamba. At eto na nga mga kasung, nailagay na natin sa ating pitakan. Hindi na pinakita sa ating video kung paano natin ito na ilagay dito, dahil talaga naman pong napakahirap mga kasunggab, ako na nagsasabi sa inyo. So pasensya na kayo sa senaryong yon. At ang ating gagawin, kuha tayo ng stick at putulin na natin lahat ng sapot dito, nang sa ganun eh, kung may maghanap man ng gagamba, hindi na nila iisipin na mayroon pang gagamba doon. So eto, mga bonus na lang to mga kasunggab, maghahanap pa rin tayo ng gagamba. Tingnan natin kung makakakita pa tayo ng giant. Medyo natatagalan tayo sa isang to mga kasunggab, pero nakakasigurado ako na ito po ay isang panderby lamang dahil nasa damuhan po tayo. Ayan ang kanyang sapot, medyo pa ilalim sa palagay ko no. So tignan-tignan na lang natin, kapag nakakita tayo ng isang nakabilot na dahon, mapasariwa man o tuyo, panigurado nandun na yung gagamba. At ito na nga, kasasabi ko lang, pagbuklat natin dyan, tignan natin kung anong kulay to. Ayun, kulay orange. Karaniwan sa mga gantong damo, sa aking eksperyensya mga kasunggab, panay kulay kahel na tigre o minsan plain na kulay orange. Orange, kahel, isa yon mga kaso. Eto, tignan natin kung maganda nga ba ang postura. Pero sa palagay ko, napakalaki po ng kanyang puwetan. No? Ayun, light orange lang po ang kanyang puwet, at ang kanyang mga galamay ay pure po na kulay orange. Grabe, napakaganda ng kulay, pero hindi ko po kursunada ang kanyang postura. Maiksi po ang mga galamay. So tignan natin yung pangalawang gagamba nating makikita dito sa damuhan na ito.
Mga kasong, ang nakita nating sapot dito ay halos kapares lang dun sa gagambang orange na nakita natin kanina. Iisang damo lang oh. Pero ang sapot nito mga kasunggab ay mas mahaba ang ibinalagbag. Titignan natin kung ito nga ba ay pababa rin ang direksyon ng sapot na kung saan ay naandun po yung nagtatagong gagamba. Ito grabe oh, sa lasalabid ng sapot oh. Gulo-gulo dito sa may bulaklak ng isang halaman. At sa aking palagay, nakita na natin ang isang nakabilot na dahon. Halos kaparehas din nung gagambang nakita lang natin dito sa may damuhan na ito kanina. Tignan natin to mga kasunggab. Kung iisang kulay nga ba o pwede rin nga talaan mga kasunggab, magandang klase rin yun. So, dyan lang kayo. At sabi na nga ba mga kasung, halos kaparehas lang din. Pero ito po ay isang tigre. Yung kanina mga kasunggab, plain na orange lang. Ngunit ang isang ito ay may pattern sa likod na tigre. Ito mga kasunggab, kursunada ko to. Konting diet lang, liliit po ang puwitan niyan at ang kanyang galamay ay napakahaba. So last look sa ating mga nahuling giant kanina. Palagi ko'y malapit nang matapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong pagtutok palagi sa ating channel. Hanggang sa muli mga kasunggab, paalam!